Ikalawang Samuel. Pinatay si Ishbosheth. Ika-apat na kabanata. Nang marinig ni Ishbosheth na anak ni Saul na pinatay si Abner sa Hebron, pinagharian siya ng matinding takot, pati na ang lahat ng mamamayan ng Israel. May dalawang tauhan si Ishbosheth na namumuno sa pagsalakay sa mga lungsod ng mga kalaban, sina Baana at Rekab. Mga anak sila ni Rimon na taga Beerot, mula sa lahi ni Benjamin. Ang Beerot ay sakop ngayon ng Benjamin dahil tumakas ang mga unang naninirahan dito papuntang Gitaim. Hanggang ngayon, naninirahan pa rin sila roon bilang mga dayuhan. Ang isa pang anak ni Saul na si Jonathan ay may anak na nalumpo, si Mephiboset. 5 taong gulang ito nang dumating ang balitang napatay sina Saul at Jonathan sa labanan sa Jezreel. Nang marinig ng tagapag-alaga ni Mephiboset ang balita, binuhat niya ito at tumakas. Pero dahil sa pagmamadali, nabitawan niya ang bata at nalumpo. Isang araw, nagpunta sa bahay ni Ishbosheth sina Rekab at Baana na mga anak ni Rimon na taga Beerot. Tanghaling tapat nang dumating sila habang nagpapahinga si Ishbosheth. Pumasok sila sa bahay na kunwari kukuha ng trigo. Dumiretso sila sa kwarto ni Ishbosheth, kung saan nakahiga ito sa kama niya at pagkatapos, sinaksak nila ito sa tiyan. Pinutol nila ang ulo ni Ishbosheth at dinala nila ito sa kanilang pagtakas. Buong gabi silang naglakbay sa lambak ng Jordan. Pagdating nila sa Hebron, dinala nila kay David ang ulo ni Ishbosheth at sinabi, "Narito po ang ulo ni Ishbosheth, ang anak ni Saul na kalaban niyo, na nagtangka sa inyong buhay. Sa araw na ito, ipinaghiganti kayo ng Panginoon laban kay Saul at sa angkan niya." Sumagot si David, "Sasabihin ko sa inyo ang totoo sa presensya ng Panginoon na buhay na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Noon ay may taong pumunta sa akin sa Ziklag at sinabing patay na si Saul. Akala niya'y magandang balita ang dala niya sa akin. Sa halip ipinadakip ko siya at ipinapatay. Iyon ang gantimpalang ibinigay ko sa balitang inihatid niya sa akin. Ngayon, anong gantimpala ang ibibigay ko sa masasamang taong gaya niyo na pumatay ng isang inosenteng tao sa sarili nitong tahanan at sa sarili niyang higaan? Hindi ba't nararapat na patayin ko kayo para mawala na kayo sa mundo?" Kaya iniutos ni David sa mga tauhan niya na patayin sina Rekab at Baana at sinunod nila ito. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin ang kanilang katawan malapit sa imbakan ng tubig ng Hebron. Pagkatapos, kinuha nila ang ulo ni Ishbosheth at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron.